Dati sapat na ang 500 pesos pang diesel para sa maghapong pamamasada ni Mang Jovito. Pero ngayon 800 pesos na ang nilalaan niya. Imbis nakikita kami ng 500, ano na lang, 200 na lang. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa presyo ng petrolyo mula noong January, 6 pesos and 85 centavos ang net increase kada litro sa presyo ng diesel at 7 pesos and 35 centavos naman sa gasolina mula January hanggang May 29 ng taong ito. Para maibisan ang epekto ng mataas na presyo ng langis, plano ng Department of Energy na mag-angkat ng produktong petrolyo mula sa non-OPEC countries tulad ng Russia para magkaroon ng Pilipinas ng Strategic Petroleum Reserve o stockpile. Ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC ang inatasang mag-aral para rito. Ang plano, mag-aangkat ng mas murang petrolyo mula sa alternative sources. Iimbak ito sa isang storage facility. Dahil walang sariling gas stations ang PNOCEC sa ngayon, may kipagtulungan ang PNOCEC sa mga oil companies para ibenta ito sa mga gasolinahan at mapakinabangan ng mga higit na nangangailangan. Pero paano nga ba mapapababa ng gobyerno ang presyo kumpara sa mga pribadong oil companies? What we envisioned initially from the supply side to use our relationships with national oil companies, the oil producers internationally to get a better price. Bago matapos ang taon, inaasahang makakarating na sa bansa ang supply na petrolyo mula sa Russia. Maganda man ang mga layunin ng mga proyekto ng DOE, ang hiling ng mga apektadong sektor tulad ng mga GP driver ay agarang solusyon. Gaya na lamang na matagal na nilang hiling na itaas ang singil sa pamasahe. Kailangan po namin yung pamasahe na medyo tumaas, parang maabot po namin pagtaas ng krudo. Ma-recover yung ano lang kung itataas nila pamasahe yung... Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting.